Tatlong gulong? Pang pamilya? Pang tropa? Pang single? O pang negosyo? Ito ba yung TVS King? Hello guys, si Kaju po ulit and you're watching Lifestyle on Wheels TV. Before anything else, please subscribe po sa aming YouTube channel na Lifestyle on Wheels. Kumusta po kayo mga kaibigan? I hope lahat po kayo ay safe at nakabiyahe na. Hayaan nyo pong ma-entertain po muna namin kayo dito po sa aming episode ngayon. Ipapakita po namin sa inyo ang feature namin sa TVS King at si Papa Telly Buhay po ang magbibigay sa atin ng review na ito. Ngayon, ito na po ang aming featured ride, the TVS King. Pasok, Papa Telly Buhay! Wait. Papa Tells. Yes, Papi. What can you say about the TVS TVS King? King. Well, the TVS King is one of the best three-wheelers that I've ever ridden. Teka, Papi, joke lang yun. Huwag natin English yan. Baka ma- kasi sasabit ka, tutuloy-tuloy. Baka mamaya kung anong pinag sabi na yun. Ano itong pinag sabi na yun? Telly Buhay. Sa Tagalog, ha? Umubo, ulit. There you go. Diretso ko na mate. Okay, nung una kong ay okay lang yung mga ganung ingay sa inyo. Okay lang, pero eh, dinig naka, to. Nakaano na yan sa mic okay. Ito siya nandito. Ha. So nung una ko nakita yung TVS King, sabi ko, "Uy, wow, tatlong gulong." And tawag nga nila sa ibang bansa, it's a tuk-tuk, it's a three-wheeler na passenger supposedly motorcycle. So nung nakita ko siya rito, "Oh, wow." Hopefully maging kasing sikat din dito tulad sa ibang bansa because it's much better, it's a much better alternative for so many reasons. Kahit English yun. Kahit English yun. Unang-una, the engineering designs, engineered to perfection, hindi siya basta-basta tumataob kahit alam mo yun, sampahan mo yung gilid. The fuel efficiency, that's still around 30 kilometers per hour. Ah, sorry, per liter. So, isang litro mo, parang aabot mula dito hanggang Silang. Oh, ano so, ba fuel capacity? Sabi mo, wag akong tanungin sa technical. Cut that. Basta napupuno siya. Oo, basta binapultang ko. Okay naman. Basta ko yan ako ng dry. Oh, ito na siya. Anyways, saan na pa tayo? Doon na sa fuel efficiency. Sabi mo magtanong na nga. Hindi ko nga kabisado. Eh. Masabi tira pa kahit malayo na narap. Well, it's a very efficient three-wheeler considering the size and the design. So ako nagulat, wow, 30 kilometers to a liter, that's not bad. Hindi na masama bilang isang passenger vehicle. Ilan sa tingin mo kasha doon? Alam ko, isa sa harap, 69 sa likod, kaya doon. Yan ang sinasabi ko sa iyo, Papi. Alam mo, halatang sanay ka sa Chubibo talaga. Well, anyways, officially, dapat tatlo, including the driver. Pero, kasi ito pwede mong i-customize para, lalo na siguro kung hindi nangyari yung pandemic and the quarantine, pwede mo siyang i-customize para kasya yung anim. Kasi sa harap, pwede kang maglagay ng dalawang maliit na sasakyan. Same as ginagawa rin naman talaga ng ibang tuk-tuk dito sa Pilipinas and even sa ibang bansa. Pero ngayon, ideally and legally, dapat isa lang sakay mo. Tapos, pagdating sa ride handling, kamusta naman? Yung handling niya, well, of course, it's totally different sa isang motorsiklo no, na dalawa lang gulong. Ito, tatlo gulong. Paano ba to? Para kang nakakotse. You have to think of it as parang isang maliit na kotse. Lalo na kung seeing it and traversing the highways or the major roads. Pero, the controls are motorcycles. Handlebars. In fact, yung kanyang shifting is through grip shift
So lahat ng gears nyo nandito na sa kaliwa, sama na yung clutch, including the reverse. Yes, meron siyang reverse for, alam mo kasi syempre it's not a regular motorcycle or even tricycle. So yung reverse dito, integrated, madali siyang i-operate. Handling, wala akong masabi. I think I reach about 70 kilometers per hour. Not bad for a three-wheeler. How about pag entering sharp curbs, pag may speed ka? Well, okay, when entering curbs, kasi the same approach as parang gumagamit din ako ng kotse or even motor. Meaning, babagal ka muna, then assess the situation, kung anong kailangan, saka mo tirahin ng tingin mong perfect na cornering. Kasi lahat yan, kapag ang sharp turn mo, bigla kang high speed ka, bigla kang liliko, kahit taka-coach ka pa, in fact, kahit taka-sports car ka pa, is tataob at tataob pa rin yan. So, although, mas kailangan mo lang ng proper care or preparation sa pag-corner. Suspension. Suspension is stiff, but not as stiff as mine. Sorry, hindi ko napigilan sa sarili ko. English yung Tagalogin mo. Yung suspension niya is matigas, pero rightly so because huwag kang tumatawa kasi narinig ka rito, papi. Masabihin, hindi tayo seryoso. Okay, ulitin natin. Yung suspension niya is medyo matigas, medyo stiff. Pero rightly so because dapat all the time kabit yung nakadikit yung gulong mo sa kalsada. So yung grip ng sasakyan, dapat hindi umaangat yan. Yung suspension, so medyo baka magulat ka kung you're coming from a motorcycle ride. Ito medyo stiff. Then again, as I said, you have to treat this as a small car. Hindi siya same na parang off-road bike, nakakita ka ng humps diretso, which is gawain ko. Ito, makita ka ng humps, makita ka ng lubak, you have to slow down para maganda yung lapat. Sorry, lapat ng gulong sa lupa. Sa usapang street legal, kaya ba, pwede ba ito pumasok sa mga major roads? Okay, when it comes to legality, itong variant na gamit ko, this is called the the TVS King. No, this is the passenger type. So when I say passenger type, halos same category siya as a tricycle na ginagamit natin dito, tricycle with a sidecar. So walang technical details with regards to legality noon, pero balita natin, sabi nga sa mga expressways, bawal ang tricycle. Sa EDSA, bawal ang tricycle. So we have to assume bawal tong ganito. May idea ba saan lang nakukuha ang TVS King? At saka yung parts niya and maintenance? Sayang, wala akong sticker ng Wheeltech dito. Yeah. Of course, TVS King is available sa Wheeltech nationwide. No? And ano pa nga ba masabi? Yun lang. Available just sa Wheeltech. Pati parts. Oh, parts is, ang kagandahan sa TVS, you can order the parts via Lazada. Meron sila niyan. And they also have this online platform called the iCare. Pwede kang order, tawag, and they will assist you in a lot of ways. In fact, sila pa yung magtatawag, magme-message sa'yo. What else do you need para ma-prepare nila? And as far as I know, if I remember correctly, it's free delivery. And English yung sinabi kong mga yung papi. Hindi ba kayo na-impress? Hindi ka na-impress. Nga kami. Marirecommend mo ba, bro? Sa ating mga riding community or sa team, mismo sa mamamayan lang? Yeah. Ako, kasi I've tried this TVS King na so many times tuwing meron akong say umuulan, gusto kong bumili sa tindahan. Itong ginagamit ko. Or gusto ko lang maggala-gala, ang ganda niya, diba? Gusto kong bumili ng kikyam or kwek-kwek sa kanto or sa kabilang kanto, daling ko lang yun, yung TVS King, doon na rin ako makain. May mga lalagyan na ng kung ano-ano sa harap eh. In terms of reliability, the brand itself, TVS, wala akong masasabi because I know TVS
only so well because I also have the TVS XL100 na ginamit ko na sa pang-ride sa Visayas and sa Luzon. So, when it comes to the actual unit, the TVS King, kung gusto mo nang parang as an alternative to a family car, which is hindi masyadong mahal, it's around 179,000. And even maintenance, kasi you're basically maintaining a motorcycle. And, of course, lastly, the fuel efficiency, which is around 30 kilometers to a liter. Yes, I highly recommend. I highly advise na, instead of getting something, why not the TVS King? Any last words? Any last words? Ano to? Ano to, huling... Pinabati ko si Ryder busy one? Ano huling hapunan? Parting words. Ito bang TVS King nakikita mo will replace our traditional tricycles? Yun. Oh, that's a very good question. That's a very nice question, Mr. Ala. Para may interview. I'm glad that you pointed that out. Anyways, it's a tricky question because for so very long we've been, I can honestly say we are in love with our tricycles because it's something maybe unique to us, to us Filipinos, katulad ng jeepney, yung tricycle natin mga kulay. But in terms of, say, engineering design, maybe even reliability, it could be a good alternative sa ating mga traditional tricycles. I'm saying alternative, no? Maybe not a replacement as of now, but a good alternative na bubulol pa. Kanina, ang ganda ng English ko eh. Dire-direcho ba? Naubusan na ng English. Hindi, yung baol ko nandito ba? Wala na ba kayong maipukol sa akin na issue? Yun lang, sasabihin mo lang, hindi po ako. Hindi ako rin. Ako si Telly Buhay, hindi po ako rin. Huwag naman yung papi. Ako ulit si Telly Buhay and I'm, this is what I think of the TVS. Okay. Parang ganun. Basta Party words? Party! Party na! 150! 150! Well... Final advice, parang gano'n na lang. Well, yun ay advice ko. I highly recommend. Lalo na kung if you're looking for a good alternative. Ako, TVS, wala akong masabi sa brand na yan. In fact, yung dalawa dyan, naka-TVS. Sinuot talaga para sa akin. Yung mo uniform. Oo, oh, yung mo uniform. Pwede ba iharap sa kanila? Harap mo, ayan, TVS, papi. Ito, hindi kita. Ayan, uniform. Ayan, oo. Uniform. Actually, meron akong TVS na isa kasi nagkasya eh. Uniform. So, ayan. I think the TVS is a very good brand. Although they are relatively new dito sa ating bansa, they've only been here for 3 years, maybe 3 years, pero I think they're doing well, especially do sa kanilang mga XL100s, premium and regular. And ako, I could go with the TBS brand. Okay. So, okay na tayo? Yes, that's it. Teka. Alright guys, thank you for watching and I'll see you on my next video. Para ginawa ko lang. Woo! Labo. A very economical, convenient, and business-friendly ride. The TVS King. Salamat Papa Telly Buhay sa pagbigay ng kaalaman tungkol sa TVS King. Ayun lang po mga kaibigan, sa susunod po uli nating pakikita sa aming pong featured ride. Ako po ulit si Kadyo at magkikita-kita po tayo next time mga kaibigan.